Hello, TOPILOTs. Good. Ano ba? Morning. It's morning. It's a rainy morning. So today is going to be a different vlog again. Not really different, kasi ano. It's about bikes. Of course, you know my latest obsession is about biking, particularly mountain bikes. And iniisip ko na rin siguro mag-road bike. So naimbitahan tayo ngayon ng ating very good friend. Naging friend ko na siya, guys. Nung naghahanap kasi ako ng bike, isa siya sa mga tumulong sa akin. Talagang masipag siya. Although hindi ako sa kanya nakabili ng bike, pero ano pa rin siya. Tumutulong pa rin siya sa akin. Kaya appreciated ko talaga si Sir Romeo of Bicicleta BuenViaje. Yun. Guys, dumating din tayo. Nalampasan ko siya ng konti, pero nandito na pala. So, andito na tayo sa shop nila. Maliit lang yung shop, pero yung laman ng shop, puro high-end bikes. Well, hindi naman lahat high-end. Meron din silang mga low-end bikes. Pero yung mga dala nilang mga bikes, especially yung titignan natin ngayon, is considered to be high-end dahil sa presyo niya. Okay guys, nandito na tayo sa Bicicleta BuenViaje. Yan. It's my first time coming here and nakita nyo, naka-display ka agad yung mga bikes nila dito. This one is Trek. This one is Roscoe 6. Yan. Ito yung isa sa mga pinagpipilian ko dati. But I think this is the older model ng Roscoe. Yung mga bago nila ngayon, yung Roscoe, ano na eh, yung dito. True axle na. Yan. Meron din silang GT. And ito, ito dapat yung gusto kong bilhin dati na ano, na Trek Pro Caliber. Kaso lang, Pro Caliber din yung price. So, medyo bitin na tayo. So, ito yung isa sa mga pinunta natin dito, yung orange bikes. As you all know, Bicicleta BuenViaje is the exclusive distributor of orange bikes here. You might not know the name yet, but they are very popular bike in Europe and one of the high-end bikes that I know. I really love the opportunity to be able to unbox a bike right now here. I-unbox natin to. Hindi akin to. I wish. Pero titignan natin. And maybe someday, pag nagka-budget siguro, bili tayo. Sana. Okay, sige, unbox muna natin to. So pag bumili kayo sa kanila, yan, naka-box pa talaga. Sealed box. Kita nyo, sealed na sealed pa yan. Saka, yan, alam mo kaagad high-end, oh, sobrang gaan. Grabe, kahit na isang daliri lang, kayang-kaya kong buhatin. Unbox natin. Okay guys, ang tutulong sa atin mag-unbox ngayon si Sir Carl. Carl! Yan, tulungan niya tayo mag-unbox dito ng orange bike, which is yung Alpine Evo. Yan, parang ano ah, Mitsubishi Evo. Yeah. Okay guys, unbox natin to. So sabi ko sa inyo na parang walang laman yung box, ang gaan. Yan, usually yung mga high-end na bikes, ganyan talaga. Ano, mas magaan, mas mahal. Yun yung the usual sa mga bikes. Pero mountain bikes, usually mas mabigat siya compared sa mga road bikes. Pero itong ano na to, sobrang gaan, grabe. Okay, grabe. Talagang naka-stapler pa na malaki. Stapler! Huwag natin sirain yung box kasi bibenta pa to. Ito na guys, bubuksan na natin. Here it comes. One of my dream bikes. Pero sana someday. Okay. Oops. First, ay naka-stapler, naka-ano pala siya, naka-tape. So kailangan natin buksan talaga, tanggalin lahat. Ah! Grabe. Ang gaan. Buksan natin kung anong kwan. Hindi ko alam yung color na ano eh, yung ano yung stealth green. Pero
Oops. Ate, tulungan mo ako. Baka mahulog, wala akong pambayad. Yan. Dahan-dahanin lang natin ang pagbubukas. Kailangan gentle kasi patay ako kay misis pag ito ay kailangan kong bayaran. Or maybe kailangan ko na sigurong maibagsak para bilhin ko na. Yan. Balot na balot. Ay, wow, ang ganda. Hindi ko in-expect na ano, stealth green niya. May pagka-stealth nga yung green niya, pero green talaga siya. Pero hindi ko inasahan na ang ganda ng ano niya, matte. Mamaya tingnan natin ng maayos. Grabing balot to ah. Okay. Here it is, guys. Ah, ang ganda. Ah, kaya Fox, kasi Fox yung ano, yung suspension niya, yung shaft niya. Kaya may Fox manual. Okay? Lalagay muna natin ito sa bike stand para tignan natin. Okay guys, here it is. This is the Alpine Evo. Yung classification niya is hindi siya pang-enduro. Pwede siyang pang-enduro, pwede siyang pang-trail, pero hindi talaga siya yung talagang ginawa na parang enduro talaga katulad nung Alpine 6. Mamaya papakita natin. Pero, ang sinasabi is, this is the ano, parang jack of all trades na, ano, na klase ng bike frame. Pwede niyang gawin lahat. Pwede siyang mag-enduro, pwede siyang yung mga steep na downhill, pwedeng-pwede. Pero agile pa rin siya, tapos pwedeng 160, di ba? 160 yung fork. This one, is ang travel nito is 150. 155. So, malaki yung travel niya. Kayang-kaya niya kahit na medyo ano niya, baragan na ano na ride. So, napakaganda niya actually. So, yung kaibahan nito dun sa 6, yun talaga pang enduro. Kung gusto niyo makita, buksan natin yung ano, 6. Tingnan natin. Wow! Mga high-end na bike. So, ito yung Alpine 6. This one is the Alpine Evo. Yan, siguro evolution. Yan, makikita nyo yung mga kaibahan niya. Ito yung sa ditong part. Ito, mas maliit siya yung support niya dito. I'm learning something new. I'm not really an expert when it comes to bikes. But I'm very, very passionate about it right now. So, yan. Ito yung Alpine 6. This one is the Alpine Evo. This one is more glossy. Orange. Oh, ganda. Ganda naman itong mga to. Yan. Papasok ko na tong frame na to sa ano. Okay lang kahit walang box sa kotse ko. Sige. Yan. Yung pagka-green niya, matte green, na stealth green. Makikita mo parang dark, super dark green siya. Tapos yung ibang part parang medyo luminous na hindi. Hindi ko ma-explain. Basta ganun yung yung pagkakagawa nung ano niya, ng paint niya. Kung titignan ninyo, yun nga, stealth green. Para sa akin, since I'm from the military, parang kulay siya ng army. Yung army green, olive drop. Ganun yung pwede kong sabihin sa kanya. So, para siyang military color ng ano, ng army. Makikita nyo. Siguro kaya ako nasabi na ano rin, na para siyang tank. Parang tanke. Kasi ganun talaga yung kulay niya eh. Ang ganda. Matte na green. Stealth green. Yan. Parang olive drop na medyo darker lang ng konti sa olive drop siguro. Olive drop green. So, napakaganda. Yan. Orange yung pangalan niya pero green yung kulay niya. Akin na to. Logo is the orange. We have a tapered head tube. Ito yung mga cable guides. So, kapag lalagyan mo na siya kasi internal yung mga cabling niya, which is yung iba gusto nila yung internal, yung iba naman lalo na sa mga mekaniko, gustong-gusto nila yung external kasi mas madaling ayusin. Pero for a clean look saka walang sabit-sabit yan, internal yung ano niya, yung mga cables niya hanggang dito sa likod. Yung iba kasi internal dito tapos lalabas dito external na, pero ito hindi, talagang pumapasok sa loob. Ito for the brake. Ito naman for the RD. So, yan. Naka-fox yung ano niya.
Yung shocks niya, napakaganda. Yan, may lockout, everything. Matatag-tatag to. Makikita nyo dito, true axle na siya. Yung ano niya, boost ba to? Yes. Anong 148 boost. So, hindi siya masyadong mahirap kasi parang yun na yung nagiging standard ngayon eh. 148 boost yung spacing ng hub niya. Yung sa akin kasi, kung makikita nyo, ano pa yung quick release? 141 boost siya, pero 141 quick release. This one is true axle. So, dito sa harap, yung logo niya, makikita nyo, orange bikes are made from UK. It's a UK brand. And this is handmade. Yan. Katulad ng mga bagay, may mga bagay talaga na ano eh, talagang mas maganda siya kapag handmade. Kasi mas pulido ang gawa. Like, say for example, yung mga piano. Yan. Mas handmade, mas mahal. Ganun yung karamihan. So, sabi nga nila, kapag yung bagay is handmade, it's a work of art. Yun yung mga sinasabi nila. Mapapansin nyo yan. Kapag yung iba kasi, yung talagang sa production na puro sa factory, mga machine, yan. Marami silang nailalabas, pero yung iba, may mga quality control issues. But this one, it's talagang mayroong tao na nakatoka. Yung pag-weld nito, TIG welding, makikita nyo lahat. If you're going to research about orange bikes, I'll put the link down below. Makikita nyo kung paano nila ginagawa yung ano, yung mga bikes na to, itong mga frame na to. Talagang pulidong-pulido at dumadaan sa masusing ano, masusing quality control. Parang 3 to 5 times nila chine-check bago ilabas. Yung threaded na yung dito. So, yung iba, gusto nila yung ano, threaded na talaga yung sa bottom bracket kasi mas less sa creaks, yung mga laganit, lagatok, tapos mas madali siyang i-maintain. Mas madali rin bumali ng mga bottom bracket na ano kasi hindi mo na kailangan ng mga special na tools to put on your bottom bracket. Napakaganda. Yung ano nyo pala, this is not carbon, this is aluminum. It's 6061-T6 yung type of aluminum na ginamit dito. This is a size small. So, yun lang. Guys, I wish akin na lang to. Pati yung kulay, grabe. Sobrang ganda ng kulay. Nagustuhan ko. Usually, sa mga bikes, sa mga kotse, gusto ko syempre yung makikinta. But this one, sobrang ganda. So, isa sa mga unique features nito pala is kung makikita nyo, ito yung chainstay niya. Yung chain, hindi katulad sa normal na bike, yung chain, pwedeng mag-slap dito sa taas ng chainstay. Pero ito, dito dumadaan sa ilalim yung chain. So, there's no opportunity for the chain to slap. Kaya makikita nyo yung itong ano niya, yung chain guard niya, yung ano, nandito sa ilalim. Pero, syempre, because of gravity, tapos pag bumagsak, yung chain pababa talaga. So, karamihan, makikita nyo sa mga normal na bikes, ito yung palaging nagagasgas o ito yung palaging nilang pinoprotektahan na part. So, hindi na dito dumadaan yung chain. Wala. Nandito sa ilalim. Ganyan. So, free talaga. Sobrang free nung chain. Yan. Ito, siguro naman, hindi ito maislap ng husto. Saka napaka-stealth ng pagkakaano kasi nasa ilalim, hindi mo makikita. Kung tatamaan man to ng ano, ng chain, tapos may mga oil, nandito lang sa ilalim. So, your chainstay will remain untouched yung dito sa taas. Ang galing! Ganda ng design nito. Yung seat tube niya, ano to, 30.8, no? 30.9, yung size seat tube. Ang isang unique dito, kung makikita nyo, itong part na to, usually, sa mga full suspension na bike, makikita nyo yung mga linkages nandito. Pero ito, solid. As in solid. And kahit na sobrang solid siya, makikita nyo, solid, naka-weld lahat yung joints. Kahit na sobrang solid siya, magaan pa din siya. Hindi siya mabigat. And to think that this is aluminum, hindi pa to carbon. Sobrang, parang, if I can describe it, para siyang part ng tangke. Yan, ito. Para siyang tank. Solid na solid. I've been waiting all my life for someone like you. Like you. Out of use now I am.
Okay, may isa pang surprise sa akin si Carl. Ito nga yung Alpine Evo. Yung kanina na pinakita ko sa is Alpine 6. And may isa pa daw. Papakita niya na rin sa atin. Itong P7. Ito naman yung hardtail. This one is the full suspension. Ito yung hardtail version nila. Actually, isa to sa mga gusto ko talaga dati. Itong ano, mas sa ngayon kasi mas prepare ko yung ano, mas prefer ko yung hardtail. Hindi pa naman kasi ako nagti-trail talaga na talagang katulad yung mga enduro or sa yung mga matitinding trails. Pero maybe someday when we have the budget. But this one, I'm more interested on this actually. Kasi parang classic yung look nitong ano na to eh. Itong bike na to. And may bago na naman akong skill na nalaman. Turo sa akin ni Carl. Ganito raw yung pag ano. Yan. Pag ano, ganun lang pala. Grabe! Ha? Natuto na naman ako. Oh! Kanina nahirapan pa ako eh. Ang dali lang naman pala nito. Yan. Ayos! Okay. Unbox natin to. Actually, mas... It's either this one or yung Dartmoor Primal. But this one is made sa chrome molybdenum. Di ba? Hindi siya. Ito, this one is aluminum. This one is chrome molybdenum. Bakal. Bakal to. So, here it is. Ang orange P7. So, makikita nyo hardtail siya. Wala na siyang suspension sa likod. So, ganito yung sa akin, yung bike ko. Ang kagandahan nito, most of the time, kung pareho ng material, syempre mas magaan to kasi mas konti yung material compared sa suspension bike, sa full suspension bikes. Pero syempre, depende pa rin, katulad nito na eto di hamak na mas magaan to kaysa dito. Kasi ito is made of chrome moly, bakal. Yan, bakal siya. So, kung hindi nyo alam, yung chrome moly or chrome molybdenum, ginagamit siya sa aerospace. So, sa mga parts ng aeroplano, ginagamit siya. Yeah, mapapansin niyo mas maliliit yung tubes niya kasi kahit na mas maliit yung tube niya, kayang-kaya niya. At saka sa pagdating sa absorption ng ano ng mga shocks, mas ano yung bakal, mas maganda kaysa sa aluminum. Mapapansin niyo sa mga aluminum malalaki yung mga tubes niya kasi kailangan niyang i-compensate para sa tibay. Ito, kahit na maliit, mas matibay. Pero ang disadvantage dito, mas mabigat. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba, sa bike, kapag mas magaan, usually mas ano, mas mahal. So, napakaganda nito. Actually, external lahat ng ano niya. Like this, makikita nyo internal yung cabling. This one, external lahat ng mga kable niya. So, napaka-friendly nito sa mga mekaniko. Although dito, para sa may provision siya here. Makikita nyo may provision siya para sa most probably dito sa ano niya. Pag dropper post, gagamitin. So, para mailagay dito yung cable para sa dropper post. So, ganun din, naka ano na siya, boost 148 through axle, straight lang yung head tube, same yung logo nasa head tube niya. Actually, gusto ko nga bumili nito eh. Kasi, kung titingnan nyo, parang classic na classic yung look niya, di ba? Yan, P7. Para siyang ano, yung classic na bisikleta, pero with yung geometry niya, pang modern na geometry na. At saka, true axle na, hindi na katulad nung sa akin na quick release. Although, it doesn't matter naman actually, to be honest. Napakaganda. Makikita nyo, nandito nakalagay P7, orange, tapos matte din yung color niya. Anong color nito? White. Sandy playa. It doesn't look like white. Parang, yeah. Parang, mocha na mapusyaw na mocha. Ayan, nakalagay dyan. Chrome moly, 525 chrome moly. Batted frame tubes. Design, British design. Ayan, this one is size medium. So, whew! Tapos naka-hope na yung ano niya, seat clamp. Hope seat clamp. Napakaganda. Guys, isa pa sa mga trip ko talaga na bike. Yung gusto ko talaga sanang bilhin dati. Is this one, yung pro caliber ng Trek. Carbon frame. Kumbaga yung sa akin, parang yung Excalibur 9, si Blue. Siya yung pinaka high-end na sa aluminum frame na hardtail. Tapos ang susunod naman dun is itong pro caliber. Guys,
meron dumating na celebrity dito. Yeah. Hello mga ka-good vibes! Hello po! Ger Victor, isa sa mga pinapanood ko nung nakita nyo yung vlog ko nung nasa China ako, nagre-research pa lang ako bumili ng bike. Ito yung mga pinapanood ko at saka si Ali Awan. Finally, na-meet ko na. Hello! Hello sir! Nice to meet you sir. Idol ko to kasi ang ganda nung pinanood ko yung ano mo sir, yung nung na-disgrasya ka. Ah, oo. Oo, grabe, umiyak ako nun. Ay, grabe. Sabi ko, grabe, yung ibang tao siguro pag na-disgrasya ng gano'n, hindi na babalik eh, kasi parang madadala na, ayaw na. Ito, bumalik pa rin sa bike, grabe. Kung di ano, Ger Victor, yan, napin nyo, napakagaling. Sorry na paiyak ko kayo. Grabe, ang dami. Oo, paano kaya tayo makatis nito? 12. Wow. Dami mong i-unbox, Sir Ger. Oo nga, 12 yata ito. I-unbox mo lahat. Unboxing part 1, part 2, part 3. Madaming content na yan. Grabe, TV yung nakalagay sa box, guys. Kasi para pag sinip daw, iingatan. Para una yung pressure tape. Oy, TV, ito. Baka mabasag. Baka mabasag yan. TOPILOTs, biglang sumikip dito sa shop. Napuno ng bike. So, guys, binigyan tayo nila Bicicleta BuenViaje ng grip. Aray ko. It's frozen grip. They are the exclusive distributor of frozen grips and we will make a review on this one. Thank you very much, Bicicleta BuenViaje, for the grips. Yan. Marami sila ditong ano. Meron silang mga apparels, helmets, and kung ano-ano pa, basta regarding sa bikes. So, maraming salamat! Hello, welcome everyone to Bicicleta BuenViaje. If you're looking for different kinds of bike, like mountain bike, full suspension bike, gravel bikes, road bikes, you can easily find it here at Bicicleta BuenViaje. So, you can just locate this place near Bamboo, Oregon, or the exact address is at 106 P Sierra Avenue along Las Piñas Road. So, and easy to locate because you can just easily like go to Bamboo, Oregon, next to it is, and you can find Bicicleta BuenViaje. Now, the different kind of bikes that we have right here is, first one is we do have this orange and Bicicleta BuenViaje is an exclusive distributor of orange bike. It's made in the UK, especially in Britain. And we also have like a full suspension bike like Trek and GT, and we do have RSD frames, and we also have like Dartmoor and other type of brands that you can find in the store. And the easiest way to check each bike is to go to the website of Bicicleta BuenViaje. Just go to www.bicicletabuenviaje and you can find the different specs of the bikes that you would like to buy. Okay guys, tapos na tayo dito sa shop visit natin sa Bicicleta BuenViaje. I would like to thank everybody, kay Carl, especially kay Ger Victor. Na-meet ko na rin. Grabe. Na-meet ko na rin yung idol ko. Ha? Grabe. Napanood ko lang tungo sa China nung naghahanap ako ng bike. Wow. Ngayon, yan, na-meet ko na. So, follow nyo, Ger Victor, sa mga gustong mag-bike. Then subscribe kayo kay Sir JC, kay Captain. Yes. Captain thank you. Napag-i-list sa mga video niya. Yung mga parang nagte-take off kayo. Yes. Kasi kaya panoon ko rin, may suspense na feeling. Ah, ganun. Thank you. Nakakatuwa. So, more videos, mga bike, saka mga travel nyo, at saka syempre yung mga palipad niya. Yes, thank you. Subscribe.